na guys, nandito na naman tayo sa ating usapang OFW sa Monica's Channel. Ayan, magandang hapon sa ating lahat, saan ka man ang sulok ng mundo. Magandang araw sa ating mga OFW at sa lahat ng mga hindi OFW din. Magandang hapon at sana iligtas kayo sa anumang kapahamakan. Ayan na, dito naman ay pag-usapan natin sa usapang OFW ngayon, ang tungkol na naman sa mag-ina, mag-ama na lumayo sa pamilya. Ayan. Alam niyo guys, ang pag-a-abroad, hindi yan madali. Hindi yan ganun kadali sa iniisip ninyo na, uy, nakapagpagawa siya ng bahay na malaki. Uy, nakabili siya ng sasakyan. Naku, ang sarap palang mag-a-abroad. Huwag kayong mainggit guys, kasi pinaghirapan niya ng taong nasa ibang bansa. Hindi mo lang alam na halos wala ng pahinga yan, ilang oras lang ang tulog yan, trabaho yan ang trabaho. Gusto mong umangat, gusto mong umasinso, magtrabaho ka rin, magbalat ka rin ng buto. Hindi yung nandyan ka lang nakaupo, hello, hindi ho umuulan ng pira ngayon, kailangan ka na magbalat ng buto. Hindi yung nagpapakaawa ka sa kapwa mo, hingi ka doon, hingi ka dito, hindi tama yan. Ano, kung gusto mong magkaroon ng isang bagay, magtrabaho ka. Kung gusto mo, para masubukan mo, mag-abroad ka din para alam mo kung ano ang buhay ng nasa abroad. Diba? Ang alam na ninyo, masarap ang nasa abroad kasi, ayan, buwan-buwan may padalang pera. Ayun naman, pangtuwa sila. Ayong mga, yung tatay, ayun, pagdating sa pira, padala ng anak, ayun, bangka doon, bangka dito sa mga inuman. Ang yaman na ni Manong Pinokyo, ano? Kasi nagpadala na yung anak niya. Ayan, sige, bangka ng inom. Hindi niya alam yung anak niya, kanda ko ba sa trabaho. Dapat talaga naman marunong kayong magpahalaga sa bawat sintimong padala ng inyong pamilya, ano, na nagtrabaho sa abroad. Kasi hindi ho biro ang magtrabaho sa abroad. Hindi ho ganun kadaling kitain. Ayan na, ba? Diba? Akala lang nyo kasi, porque nag-post ng ganito, ang sarap na ng buhay. Hindi po, dapat pahalagahan ninyo ang perang padala ng inyong pamilya dyan sa Pilipinas. Diba? Dapat alam ninyo, at dapat tayo din, sinasabi natin sa pamilya natin na hindi tayo naging ganito sarap ng buhay dito. Karamihan sa atin talaga naghirap bago pa natin makuha yung ating sweldo, 'di ba? Isang buwan nating pinagkukudkuran 'yon, 'di ba? Bago natin makuha at maipadala 'yon. At dapat bawat padala ng inyong pamilya, matuto kayong mag-budget, yung hindi kayo bili ng hindi naman talaga kailangan. Dapat bibilhin ninyo yung mga necessary lang talaga, hindi yung bumibili kayo ng walang kwenta. Yung iba kasi bili ng bili porque maraming pera, porkit nagpadalang ganitong halaga yung anak ninyo. Hello, pinag-ilpunan din ng anak ninyo yan para lang sa inyo, para makakain kayo ng tama, hindi ho para iwaldas. Karamihan kasi sa iba, nakikita mo pagpadala nila, parang 1 million na sila. Samantalang isang buwan namin pinaghihirapan yan, o diba? Maraming ganyan talaga, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit, maraming ganyan. Saka tayo din namang nag-abroad, huwag tayong bumibili ng hindi naman kinakailangan. Dapat yung iba kasi yung gusto sa kailangan, di ba? Dapat kung ano lang ang kailangan natin. Dapat marunong tayong magtipid kasi hindi tayo habang buhay na sa abroad. Gusto rin nating makapiling ang ating pamilya, di ba? Gusto nating makapiling ang ating anak kung may anak ka. Gusto nating makapiling ang ating magulang, o di ba? Gusto nating nandun tayo malapit sa pamilya natin. O kung mag-asawa kayo, at least mayroon kayong maiipon. Mayroon kayong may pag-umpisa ng kaunting negosyo para hindi na kayo bumabalik sa abroad na alam nyo na kung gaano kahirap. Ang hirap kayong matulog sa gabi na nag-iisa ka lang. Nandyan na yung pangungulila mo sa pamilya, di ba? Yung matutulog ka na iniisip mo sana makikita mo yung anak mo, sana makikita mo yung pamilya mo, sana makausap mo sila. Nandyan lahat ng sana, kaya nga dapat matuto talaga tayong magtipid. Marami kasi sa ating mga OFW din, no? Pag umuwi, parang 1 millionaire lang. Pagbalik na, ayan, mangungutang na, utang dun, utang dito, utang dun, utang dito.
Kasi nga, wagda sila ng wagda. Hindi nila iniisip at binabudget yung pera na dala nila kung magkano lang. E di pagbalik nila sa abroad, bayad ng utang doon, bayad ng utang dito. Hindi ganun. Kasi ako, kung magkano yung dala ko, yun at yun lang talaga ang ginagasto ko at binabudget ko hanggang sa ako'y makabalik uli dito. Ganyan dapat guys, di ba? Ayan, paalala lang ang mga kapatirang mga OFW na pag dapat pahalagahan din natin ang ating sarili, ano? At saka dapat magtabi rin talaga tayo ng para sa atin. Kasi gusto na rin, hindi rin naman natin gusto yung manatili tayo dito sa ibang bansa. Gusto rin natin umuwi kasama ang ating mga mahal sa buhay. Kaya sa may mga pamilya, ayan, dapat alam nyo din kung magkano lang yung budget na ipapadala ninyo. At magtabi din kayo para sa sarili ninyo na hindi nila alam, para pag umuwi ka, kahit pa paano may madudukot ka, hindi ka na mangungutang kung saan saan. Kasi ang hirap talaga pag may utang ka, ano, tapos buti kung pautangin ka, eh kung hindi, oh, di ba, masasaktan ka kasi hindi ka pinapautang, eh kasalanan mo, pati hindi mo binadget yung pera mo. Dapat marunong kang magbudget talaga sa pera mo. Kasi nasubukan ko na yung mangutang na hindi ako pinautang, di ba? Masasaktan ka, pero wala kang magagawa doon kasi pera nila yun eh. Kung pautangin ka niya o hindi, pasalamat ka. Pero kung munang utang tayo, so masama ang loob mo. Pero isipin mo, hindi mo naman pera yun eh. Pera nila yun eh. Sila yung may karapatan kung pahiramin ka nila o hindi. Kaya matuto tayong tumanggap talaga ng ganun. Para naman, walang sama akong. Marami na akong nasubukan yan, pero tinanggap ko yung lahat kasi challenge ko yun eh. Para magsikap ako, di ba? At magkaroon ng sarili again. At yun ang ilalagay sa puso't isipan ninyo, yung magsikap kayo at lagi kayong manalangin sa buong may kapal. Siya yung dapat nanguna sa puso ninyo para lahat gabayan kayo. At lahat ng hihingin nyo sa kanya, ibibigay niya yun. O di ba? Ayun na lang, hanggang sa muli. May karugtong pa yan. Panoorin ninyo ang usapang OFW sa Monica's channel. Goodbye!